ako. Ako. Ang greatest asset para maging successful kayo sa networking is hindi yung kanino group ka napunta. You know why? Kasi kahit sinong apply mo, kahit pang apply mo yung pinakamagaling sa lahat, kahit anong klaseng program ang ibibigay sa'yo, kung ikaw mismo, yung asset ng ikaw, eh kulang, hindi mo rin ma-reach yung success na gusto mo. Nakuha niyo ako? And, ganun din, kapag kahit wala kang apply, kahit hindi magaling apply mo, pero ang asset mo is ikaw pa din, kayo pa rin mag-succeed ka. Yes. Ang big difference lang, napapabilis, napapagaan at napapabilis kapag mayroong programa at plano yung pin mo o yung group mo. Tama? Yes. You know, yun ang ginagawa ngayong apply nyo. So, when you're going to talk about I, ako, ang question lang dito yung pinaka-first question is, handa ka ba talaga for 2017? Yan ang question dyan eh. Kasi, maraming tao, kaya hindi nasasucceed sa buhay, hindi sila handa. Nakuha niyo ako? Yes. Kailangan handa ka, hindi lang yung sa salita, yes, handa! Ha? Power, handa ako! Pero, actually, hindi naman talaga handa. Pag sinabi handa, handa ka mentally, emotionally, handa ka rin sa tools na meron na kailangan ka, lahat ng tools na kailangan mo. Isabihin, hindi lang pwedeng mental ang handa. Kung baga sa school, siyempre dapat nagbayad ka ng tuition fee. Nakuha mo? Nay, handa na ako, pumasok! Teka anak, di ka pabayad. Nakuha mo ako? Hindi ka pwedeng pumasok na walang uniform. Hindi ka pwedeng pumasok na walang libro. Nag-guess yung point ko? So sa lahat ng aspeto, dapat handa ka. And, hindi ko makakalimutan yung isang story, isa pa ng story. Okay, naikwento ko na ako before eh, pero gusto ko itong story ito. About, may dalawang bata, 10-year-old, and may mga researchers na tinitignan nila, ano ang difference ng isang bata? Bata to ha, mind you ha, wala pang masyadong alam sa mundo. Pero ano magiging reaction nila kapag ang isang bata ay optimistic, yung isa naman ay pessimistic. So dito pala, makikita mo na, anong future ng bata based sa character niya? Nakuha niya ako. So, dito, from here, ay, tatanungin mo sa sarili mo, ano ba ang character ko based sa mga nangyayari, magiging reaction ko based sa mga pangyayari sa binigay sa akin? So, itong researcher na to, pinasok niya muna yung pessimistic. Alam niyo ba ibig sabihin ng pessimistic? Ano pessimistic? Sabi niyo ba? Okay. Sino yung mga negative ko mag-isip? Okay. Pinasok yung pessimistic sa loob ng isang kwarto, ang common sa dalawang batang to, ang favorite nila is yung pony. Alam niyo yung pony? Yung laruan na... Oh, pag siya yung pony, maliit na kabayo. Yan. Ang favorite nilang laruan, pony. Yan ang common sa kanilang dalawa. So yung isang bata, yung pessimistic, pinasok niya sa isang kwarto na punong-punong ng laruan. Alam ko lahat, daming laruan. Except pony. Lahat ng mga sophisticated, modern, latest na laruan, andun sa kwartong yun. Except, yung favorite niya, yung pony. Nag-guess siya ako? So, pinasok siya dun. So, syempre, bata, paglaruan, ano magiging reaction? Masaya. Masaya! Wow! Grabe! Buong kwarto, laruan. Lahat ng high-tech nandun. Latest nandun. Pati pambabakit nandun, kaya nalaki siya. Pati pambabakit nandun nandun. Kompleto. For 10 minutes, in-observe yung bata. In-observe siya. Dali yun yung kwento. Hindi kayo matin training. In-observe ng bata, in-observe ng researcher yung bata. In-observe ng bata yung researcher. In-observe ng researcher yung bata. Yun. After 10 minutes, lumabas yung bata ng kwarto. Malungkot. So, interview ng bata, researcher, what happened? I'm sad. Why are you sad? Pony is not there. Malungkot. In spite of all the toys na nandun doon, hindi niya na-appreciate. Bakit? Kasi yung gusto niya, wala. Ganon simple. Sumunod na bata, pinasok din, pero detailed room. Ito naman yung optimistic. Positive. Pinasok sa kwarto na puno-puno ng tahi ng kabayo. Walang kabayo, tahi lang. Tinan nyo nga yung katabi niya kung sa tahi. Nakatahi na ba yan? Wala na binyo. Hindi siya nakatahi. Siya yung tahi. Biro lang. Ginigising ko lang ba yun? Kasi may nakita ko lang. Nakatahi na ba yung tahi? Biro lang. So pinasok yung bata ngayon. Puno-puno ng tahi. Pero ito, positive. Wala pa hong 1 minute. Nagwawala na yung bata. Lumalakas.
kinakatok na yung pinto. So nagulat ngayon yung researcher, ba't nagwawala yung bata? So, let me out of here, let me out of here! So binuksan yung pinto ngayon. So what happened, what happened? Bigyan niyo ako ng pala, bigyan niyo ng pala. Anong gagawin mo sa pala? Sa dami ng tayo ito, ng kabayo, imposible walang kabayo. Nabaon yung kabayo dito. Nakuha niyo? Ang nakita niya, tae. Tae. Manure. Negative. But then, in spite of it, ang hinahanap niya, nakita niya yung positive. Sa dami ng tae nga naman yun, pagkano may kabayo. Alam mo, nabaon yung kabayo, di ba? Ganon siya ka-positive. Tayo, iba-iba ang sitwasyon natin sa buhay. Pero depende kung paano tayo mag-react. Yes. Bakit iba ang bilis mag-succeed? Bakit iba mabagal? Depende kasi kung paano ka mag-adapt sa situation mo. Hindi mo pwede sabihin sa akin na, sa amin na, hindi, iba yung sitwasyon ko, iba yung pamilya ko, iba yung, naiintindihan ko yun. Kanya-kanya tayo sitwasyon. Ang magbabago doon, hindi yung pamilya mo. Nakuha niyo ako? You cannot choose the situation that you want. Hindi mo pwede baguhin yun eh. May kasabihan nga. You cannot change your ancestors. Hindi mo pwede baguhin yun. Kung sino yung tatay nanay mo, hindi mo na pwede mag-uwin yun. Kung sino yung tatay, ancestors ka eh. Pati lolo ng ninuno mo, hindi mo pwede mag-uwin. You cannot change your ancestors. But you can influence your descendants. You may not be able to change your past, but you can mold and direct your future. Yes. Are you getting? Yes. So that means, starting today, tapos na ho yung 2016, tapos na yung 2015, tapos na yung takaan. Move on na tayo. Ang focus natin ngayon, ano pwedeng natin gawin para baguhin natin yung sitwasyon natin ngayon? Are you getting? Yes. So, pag sinabing ay, sa'yo mag-start. Hindi pwedeng lagi ka nakatingin sa upline, sa programa, ang bagal yung programa. Hindi yata para sa akin yung programa. Yung in global, pabago-bago ng marketing plan, malabo na ito. Hindi ko para sa akin. Magkahanap ako ng content ng 7,000 na lang ulit. Yun yata ang para sa akin. Alam nyo, kung gano'n ka mag-isip, hindi ka nag-a-adapt sa change. So, ikaw, starting with you, dapat moving on, kalimutan mo na yung nakaraan. Starting today, move on ka na. It's a new you. 2017, gusto maging para sa'yo ito? Kasi ang gusto kong malaman ninyo, hindi lang naman yung 2017. Ano ang programa ng company for the next 5 years? Kasi kung ang tingin mo lang is for 1 year, alam mo, ang tao sa'yo, slow burner type. Ha? Ang gusto ko sa'yo, ang gusto namin, yung fast burner type, ayaw namin yung slow burner. Ang slow burner yung ang tagal bago painitin. Nakuha niyo ako? Kasi ang nakikita daw niya, yung nasa harapan niya. Kaya matagal siyang painitin. Slow burner. Ang kailangan yung fast burner. Bakit nagiging fast? Kapag malayo na nakikita mo, mas mabilis ka. Nakuha niyo ako? Nasubukan niyo mag-drive. Wala kang makita sa horizon. Ang nakikita mo, yung foggy. Sino nag-drive dito? Para maintindihan siya sabi ko. Na-experience niyo ba yung umakit ng Baguio, umakit ng Tagaytay, umakit ng any hill or mountainous area, tapos foggy? Kaya mo magpabilis? Hindi ko kaya yun. Papagalan mo, bakit? Hindi mo alam kung ano kasunod mo eh. Kailan mag-slow ka? Ganun ang nangyayari pagka-slow burner. Ang harap ko lang nakikita mo. You cannot see the horizon. You cannot see the future. Kailangan makita mo yung future mo. So, ang gusto ko marinig nyo ngayon, ano ang pwede mangyari sa inyo 5 years from now? Yun ang mas exciting. Kasi kung ngayon ka titingin, kung ngayon, please lang po, huwag. Lala, pag nakita yung itsura nyo sa namin, huwag muna. Nakakadismaya. Nabira ha? Baka inisip nyo yung itsura. Hindi. Ang sinasabi ko, yung resulta nyo kayo, huwag muna. At tingnan nyo, ano ang resulta nyo 5 years from now? And never ever compare yourself sa iba. Alam niyo why ang ibang tao nawawala yung joy sa kanilang puso? Bakit nawawala? Kasi chine-cheat nila yung sarili nila. How do you cheat yourself? You cheat yourself by comparing yourself sa ibang tao. Ba't siya? Meron na kagad ako wala. Parang sabay naman kami. Nakuha niya ako? O, parang ganito. First time niya sa Boracay. Wow! Ganda ng Boracay! Grabe dito! Biglang tumawag sa kanya yung mga niya. Yung pinsan niya. Hi! Nangyari, sample lang. Ang pangalan? Mary Ann, kumusta? Hindi nagbayaba ko si Mary Ann. Oy! Pinsan! Ang tingin sila, di ko ba pinsan? Tingin na ko lang nakikinig. Pinsan! Nandito ka sa Boracay! Grabe pala dito sa Boracay! Oy, maganda dyan!
Ano magiging reaction niya? Ganun. Lahat ng joy niya, excitement niya, biglang nawala. Bakit? Kasi na-compare niya. Yung isa sa mga dibs, ikaw si Burapay. Anong tsura ng Burapay? Ang pangit pala ng Burapay. Naliintindihan niyo ako? Because you are cheating yourself of your joy. So, don't ever compare yourself. Compare yourself to yourself. I. For 2017, anong program ko? There is a program from your upline. Pero ikaw, may programa ka ba sa sarili mo? Life is a game of chess. It's like a game of chess. Lahit sinasabi yun. Ang chess, sino marunong mag-chess dito? Chess. Okay. Sa mga marunong mag-chess, di ba ang chess, hindi naman yan katulad ng dama? Na kung pwedeng kumain, ikaw ulit? Nakikita niyo ba yan? Di ba ang dama? Hindi ka pwede, hindi, ayaw ko muna kumain. Ikaw muna, hindi pwede eh. Basta hanggang kakain, kakain ka na kakain. Ganun ang dama. Nakuha niyo ako? Ang chess naman, hindi pwede. One at a time. Tira ako, ikaw ang move ka. Plus, sa chess, touch move. Pag nahawakan mo, hindi na pwede. I-move, hindi pwede, hindi mo i-move. Nakuha niyo ako? Ang laro ng chess is that you have to be ahead of your opponent. In terms of what? In terms of defense and offense. Life is like a game of chess. Ano ibig sabihin nun? Dapat, ahead ka sa moves mo. Ilang taong na? Tikinan mo yun. Parang ito, hindi ko sabihin exactly. Pupunta ako ng Tabitay. There is a program that they call a cleansing program. So, ginawa ko sa itong doktor na to, specialization niya is about cleansing the body. So, tayo, may products tayo, maganda yung products natin. Pero, pinakita ko yung products natin, nagustuhan, maganda na yung products natin. But then, para mas naging effective pala yung products natin, kailangan, i-detoxify ka muna. Kaya hindi ma-absorb totally yung mga iniinom natin kasi punong-puno tayo ng toxins. Naintindihan niyo yun? I-discuss ni Dr. Duchenne sa isang special training, whole day training. Kung alam niyo yung intestine natin, di ba ang itsura ng bituka? Di ba yung mga bilay doon? Hindi na yun. Di ba ganda? Parang mong ngayon, yes. Alam niyo, pagka sa tagal ng panahon ng kumakain ka ng mga toxins, tapa, chemical, nababalutan yung mga bilay sa atin. In effect, yung mga nutrients na inumin natin na mablock, so kailangan i-cleanse. Nakuha niyo ako? So this special doctor, hindi ka pala pwedeng uminom ka agad ng program niya hanggat hindi ka muna prepared. Nakuha niyo ako? So ikaw, dapat handa ka. Sa chess, bawa mag-move, dapat may programa ka. Intindihan niyo ako? Dapat, ano ba programa? Kung di ba rin, basta, bahala na, kung saan-saan, hindi rin pwede. Pangalawa, pag tumira ang kalaban, okay lang, gamitin yung time na tumira, kasi nababasusin ka sa kalaban. Pag nag-move yung kalaban, dapat ahead ka sa kalaban mo. Ano yung sabihin nun? Dapat alam mo din kung ano ang atake niya. Kasi kung hindi, ang focus mo lang sa sarili mo, magugulat ka na lang, ang ganda na lang ang atake ko, how come na? Takot pa rin ako, namig pa rin ako, kasi hindi mo rin pinag-aalaban yung kalaban mo. In effect, ang situation natin, maya-maya, pinag-aaralan nyo. Last year, anong ginawa ko? Anong mga moves ko? This year, anong sitwasyon ko? Nasaan ako ngayon? Anong strategy ko? Nag-move ang kalaban, anong next move ko? Ang grandmaster, yung mga magagaling sa chess, they are 10 times ahead of their next move. Ano ibig sabihin nun? Yung mga hindi marunong sa chess, yung mga marunong lang ng konti, pag nag-move, hihintay yung kalaban mag-move. Kaya mag-move dito. Ito mo, ano kayo next move ko? Nakuha niyo ako? Mag-iisip pa lang siya after mag-move na kalaban. Yung mga magagalit sa chess, pag nag-move, alam niya na yung susunod niya move. Pag minap ko to, ito susunod ko. Nakuha niyo ako? Ang grandmaster, 10 times ahead. Ganun kalayo sila mag-isip. Kaya pag nanonood kayo ng mga mabibilis, parang nila naisip yun, ganun kagal. Bakit? Kasi nakaprogram na sila 10 times ahead of their next move. Ganun din pala ang buhay. Ganun din ang networking. People fail simply because they are not prepared. So ngayon, piniprepare namin hindi lang yung minds nyo, hindi lang yung emotions nyo, piniprepare namin sa lahat ng aspekto. Bakit kami mga may-ari? May-ari na. Siguro naman, di ba kailangan sabihin pang mayaman, di ba? Kaya humingan yung may-ari, di ba? Kailangan, kasi may sinemin na lang ako eh. Direct to the point, tinanong ko, mayaman ka na ba?
Ano kaya sasagutin mo? Tingnan mo, baguhan. Tingnan mo, mayan mo ka na ba? Gano'n pa kaya amin yung tanong dito? Sabi ko, ako po yung mayari. Oo oh, nga, alam ko, pero mayama ka na ba? Ano kaya, explain. Sabi ko, oo, oh, mayaman na ako. Sabi niya, oh, di good for you. Pagkala ko, parang mag-enjoy ko, wow, ng beans. Pero parang yung sabihan na, eh, di wow, parang gano'n. Sarap naman. Okay lang sana kung mayaman din eh. Wala nga pala. Walang kwentang tao. Karamihan ng mga ganun, yung mga walang kwenta. Kaya minsan yung mga maingay, mga magagalingan, parang lahat ang wala naman. Pag maingay, wala naman. Kaya ako sa inyo, huwag kayo papapekto sa mga ganun tao. Going back, I. First I is to increase. So my, ang mindset nyo ngayon, for the first quarter of this year, increase ang dapat na upak ninyo. And when you talk about increase, ang dami aspect yan. Increase your knowledge, increase yung skills ninyo, increase mo yung confidence nyo. Nakuha niyo ako? And when you talk about knowledge, ang dami aspect eh. Products, sa marketing, paano present, paano follow-up. Overall, increase your knowledge. First quarter, bombard yourself about a lot of different knowledge. Attend, research, basa ka ng libro. Nakuha niyo ako? Dapat yun ang unang gagawin mo for the first quarter. Bakit? You are preparing yourself for 2017. Are you getting me? Hindi ibig sabihin nun, sabi daw, knowledge lang ng knowledge. Very quick na, hindi muna, knowledge muna. Hindi ganun. Ha? Kasi sabi ko, kung mag-aaral ka, bandang August, nakuha niyo ako? Middle na, eh, mahuhuli ka na talaga. Yung iba, saka pa lang nasiseryoso, bandang August. Ang pagseryoso, start of the year. Ngayon na. This is the right time para magseryoso. Hindi yung pagdating ng middle, saka ngayon ko na ang atawin ng engloban. Ha? Hindi naman huli. Hindi ko sabi, mali. Kasi sabi ko lang, you are wasting your time. Are you getting? Yes! Nandiyan ba kayo? Yes! Pala ko, kasi yung iba, ganito na yung sure. Ako, naiintindihan ko naman eh. Kasi, alam nyo, may nabasa ko sa libro. Sa science, sabi, sa isang seminar na katulad na ganito, 20% na ang malilipin. Imagine mo sa dami ang sabihin pa, 20% na ang malilipin. On the first 24 hours. After 24 hours, majority ng narinig mo, mawawala 5% na malilipin. Ganun pala yun! Kaya pala kahit anong atin ang mga downlines, talagang wala nangyayari sa buhay. Kahit anong sabihin pa ulit-ulit ka, 5% na narinig after 24 hours. Simply because, majority daw ng attendees are here to be entertained. Nakuha niyo ako? Yung masarap yung tinig, yes, saya, grabe, power! Pero paglabas ito na sabi, basta, grabe! Ano ka sabi? Ay, grabe! Hindi masabi, bakit? Kasi, we are here to be entertained. If you are a true leader and you want to learn, dapat, hindi ka 20%. Parang may English yun. By being attentive, by jotting down notes, nakanya ka, mag-serve ka, okay mo. And, syempre, kailangan, nakikipag-call kayo, tawag ng interact. Pag may tinanong, sasagot. Ganun. Bakit? Kasi yung chances na ma-retain, lumalaki. Diyan ba kayo? Yes! So yun, ang unahin yung gawin. Increase. Sabihin nyo nga, increase. Increase! That's the first I. For the first quarter, lagi mo sa misali mo, itong first quarter ito, increase, 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 increase. Alright? Okay, next I is take the initiative. Initiate. Okay? Ano yung sabihin nun? Hindi itatapusin mo yung first quarter bago mag-initiate. Nakuha niya ako, hindi ganun yun. Pag sinabi initiative, initiate, alam niyo yung siguro ng initiative? Ano sa Tagalog yun? Pusa. May salitang palo. Hindi kailangan na may program bago kumilos. Hindi hihintay mo yung upline na gawa ka ng program bago kumilos. Ikaw mismo, kapag mag-isa ka na lang, normally, alam niyo ba, kailan nagiging tamatan sa tao? Kapag mag-isa siya. Kapag wala nang kita. Kapag walang kasama. Kapag wala nang babantay. Pansin ninyo yung sarili nyo.
kailan kayo tamad? Di ba pag mag-isa kayo? Tama rin. Kapag kayo ay nakaupo at nanonood ng TV, nakakalimutan niyo ang inglok. Hawak-hawak ang tinglok. Pag kayo natutulog, ha? Pag-ising, 30 minutes. Wala kasi nang kabantay. Nakuha niyo ako? Kailangan meron pang sariling palo. Alam niyo ang problema? Bakit hindi nasasaksin? Kasi walang sariling palo. Kailangan pang paluin. Alam niyo, parang kailangan laging minomotivate. Katulad nito, baliw ka. Pero paglabas, hindi ka naman baliw. Nakuha niyo ako? Baliw ka ng first week. Susunod na week, hindi ka naman baliw. Baliw ka lang kapag nakakarinig ka ng mga trainings. Baliw ka lang kapag may excited na katulad dito. External lang. Pero internally, hindi ka excited. Initiative. Take the initiative. Alright? And finally, the last I na gusto itapin is, ano yung una? Engage. Second? Initiative. And last is the most important, implement. Implement. Dito nagkakatang lahat. Depende kung paano ka mag-implement. Mabilis ka ba mag-implement? Mabagal ka ba mag-implement? Maayos ba yung pag-implement mo? Depende sa implementation natin. So makakatalo tayo, alam saan? Siyempre sa result natin. And yung result natin, magagaling yan sa actions natin. Are you getting it? Yes. Yes. May kwento man, dito ko tatapusin. Ganun ka bilis eh? May tatapusin yung introduction. Hindi, kasi may meeting pa ako sa class, nag-i-text sa akin. Anyway, merong isang pastor, actually hindi siya pastor, bishop. Hindi na natin pastor para mas maintindihan natin lang. E isang pastor, and binigyan siya ng task para pumunta sa isang mental hospital. Tingnan nyo nga yung katatapin, merong galing sa video. So, pinadala siya sa mental hospital. Ang goal is, syempre, as a pastor, is ipag-pray yung mga patient and syempre para gumaling. So syempre, bago niya ipag-pray, kailangan malaman niya kung anong problema. So he took the initiative na kahit mental, syempre di ba, sa mental patients, iba-iba ang pan eh. Iba-iba tama eh. May slide, may mabigat, di ba? Mayroon talagang matitindi. Tinay yung katabi niyo. Slide na din eh. Mayroon katama na talaga yan. Okay. So, unang pasok niya ngayon sa isang kwarto, eto yung medyo slight ang tama. Medyo slight. Tingnan niyo pa yung reaction ng dalawa. So, tingnan niya ngayon isa-isa yung mga patients, pero meron siya isang kakaibang patient na nakita. Yung iba, kanya-kanya ng, di ba sa mental hospital, kanya-kanyang trip yan. Kanya-kanyang trip, di ba? Eto, medyo slight na ng problema. Pero yung nag-iisang yun, extraordinary, kakaiba. Ano yung bakit? Kasi gumaganyan lagi. Ano yung problema dito, sabi niya? So nilapitan niya ngayon. Excuse me. Can I interview? Can I ask something? Okay. So masagot naman kasi medyo slight lang naman eh. Ano yung problema? Bakit umiiyak pa? Umiiyak sa umaga niya? So ang sagot niya, si Gloria. Si Gloria. Sino si Gloria? Ano nangyari kay Gloria? Si Gloria. Yung mahal ko. O anong nangyari? Iniwan ako. Si Gloria. Sabi niya, sobrang mahal talaga niya si Gloria. Kaya lang nasaktan, nabaliw. Iniwan eh. Nangyari na ba yan sa iba? Iniwan kayo, hindi kayo makabukol. Talagang hindi binabasa mo yung text niya, hindi na yung mga picture niya. Sabi na ako eh. Hindi pa move on. 5 years na, in love pa rin siya. So si Paul, yung first patient, yun ang problema. So pinag-pray niya ngayon. Grabe talaga. Sobrang love niya si Gloria. Sumunod, pumunta siya dun sa isang room na mas matitindi yung mga pasyente. Ay, iba talaga, iba, mga rockers na. Kanya-kanya trip. So lahat yan, iba-iba trip. Pero pinapasin na naman siya. Kakaiba naman to. Ano niya bakit? Inuutog niya puro sa pader. Inaampas habang umiiyak. So nilapitan niya ngayon, ha? Excuse me. Ano problema? Bakit inuutog niya? Inuutog niya. Tapos narinig niya, Gloria din na siya sabi. Gloria! Gloria! Inuutog niya ba din sa ulo? Gloria din ang topic? Sino ba si Gloria? Ano nangyari? Gloria!
si Dorian, mas mamahal. So, iba-ibang reaction ng mga tao. So, you never know, pwede yung problema mo ngayon, para sa iba, baliwala. Sa'yo, masyadong nilibibib. Nakanya ko. Yung sitwasyon mo ngayon, tingin mo, parang overwhelmed ka na. Pero sa iba, ayan lang, pinagdaanan ko na yan, buko na. Ladies and gentlemen, your past is past. Kung ano man nangyari noon, tapos na po yun. Yes, we've created a lot of mistakes. Lahat tayo nagkakamali. Di ba naging tati ko yan? Alala niyo? Everybody make mistakes. Regardless kung ano ang mistake mo, still, no one can judge you of your mistake. Why? Kasi lahat tayo nagkakamali. Tama? Kahit ano pa mistake mo, may sarili siyang mistake, so do not judge me. Clear? Yes. Ang importante is mag-move on tayo sa mistakes natin and forget about it and learn from it. Clear? Yes. Guys, remember this. Kung ang tanong nyo sa amin, ano ang future namin sa inyo? Yan ang laging tanong. Ano ang future namin? Ito, sagot ko lang. Tatlong bagay para ma-determine kung ang future mo. First, ano ang mga information na pinapasok na? Kung lagi yung pinapasok sa utak mo is puro kalokohan, kanya ko, yung mga librong binabasa mo eh, puro kabastusan. Eh, alam mo na ang future mo. Ganun lang kasimple yun. Depende kung anong pinapasok mo sa utak mo. Informations. First is the information. Second, the people that you listen to. Kanino ka nakikinig? Sino lagi mo kasama? Gusto mo malaman ang future mo? Titingnan natin sino kasama mo. Sino pinapakinggan mo? Sino lagi mong pinapakinggan? Nakuha niyo ako? Yeah. And third, the decisions that you will make. So, meaning, bakit yung iba, anak ng mayaman, maayos ang buhay, magandang programa sa buhay, and yet, yung anak nila, sira ang buhay. Meron pa nga eh, may kilala, pastor ng church, napakabait, maayos, walang problema, pero yung anak, sira ang buhay. So, hindi ibig sabihin nun na hindi niya dinidiscipline ang anak niya. Yes, dinidiscipline niya. Lagi yung bagay ng church niya. Lagi yung kasama ng mga Christians. And yet, sira ang buhay. You know why? Kasi kahit anong gawin natin, kung ang decision mo ay supply, supply pa rin lahat. Clear? So, lagi mo titignan. Ano ang future mo? Tatlong bagay. Ano ang information na pinapasok mo? Kanino ka nakikinig? At ano ang decision mo? This 2017, kung lagi kayong umaatid ang training, kung lagi kayong nakikinig sa Upline, kung lagi kayong merong mentor, alam ko na ang future. Second, kung lagi ka nagbabasa ng libro, kung lagi kang nagre-research sa Facebook, sa YouTube, ng mga positive ideas, alam ko na ang future mo. Kung maayos ang decision mo sa buhay, alam ko na ang future mo. Pero, kung ang mga information na pinapasok mo sa utak mo, eh, puro kabaliktaran, kabastusan, kalokohan. Alam ko na rin ang future. Kaya ninyo yung katabi niyo. Sabi mo sa kanya, alam ko na ang future mo. Dahil ako, alam ko na rin ang future ko. Sabi ng isa, ikaw yata ang future ko. Hindi mo naman sabi sa atin, sir, I think you are my future. Kasi ba makahanap isang katama katulad ko? Nakapagalataan. May biro lang yun. Segway lang yun. Anyway, going back. So, ang last question dito is, saan pupunta ang Global? 5 years ago na. Kami mga owners, hindi naman sa pagmamayabang. Pero, before, ang mindset ko, after 10 years, kasi sabi ng isang Taiwanese na narinig ko na sobrang yaman sa networking, sabi niya, if you're going to stick with a networking company for the next 10 years of your life, you are going to accumulate a huge amount of money that you've never think of beyond your wildest dreams. Ulitin ko, English. If you're going to stick or stay with a networking company for the next 10 years, ang ibig sabihin nun, for the next 10 years, hindi yung sali-sali ka ng iba't ibang company, hindi rin yung ningas hugon ka. Pag sinabing 10 years, first year pa lang, hataw na. Nakuha niyo ako? First year pa lang, bigay ko doon. Hindi yung humataw ka,
kung the 50 or the 60, hindi. First year pa lang, dire-diretso yun. For the next 10 years of your life, you are going to accumulate, kikita ka daw, a huge amount of money. Bonggang-bonggang pera. That you never think of, na hindi mo akalain na mangyayari sa'yo. Na hindi mo lang naisip. Beyond your wildest dream. Ang sabi ko, hindi dreams. Wildest dreams. 10 years. Alam niyo, nangyari sa mga top distributors ng Amway. Nangyari sa akin mismo personally. You know what? Ito sabi ko sa inyo. Yung 10 years na yun, binibreak ko na 5 years na lang. Because of the program of the company and the program that your uplines are creating for you. Yun ang future mo. Yung 10 years na yung trabaho, 10 years, gagawin mo na ng 5 years. Eh kung mas sumatok ka pala mas matindi kaysa kanila, eh di yung 5 years na yun, may itiliin mo ba? Nakuha niyo ako? Kaya there is no reason bakit hindi ka hahataw. You know why? That every month na pinapalagpas mo at hindi ka umahataw, alam ko na ang future mo. 5 years from now, ano yung channel mo? Sayang. Sana inodo ko na dati. Yun na sasabihin mo. And you cannot return. You cannot go back to the past. Hindi mo pwedeng i-rewind it. Alam mo ang buhay, kung pwedeng i-rewind, marami sa inyo na-rewind it. Oo, oh, paano i-rewind? Hindi ko siya pinakasal. Sana nag-englobal na ako noon pa. Yung nag-uubis ang englobal. Di ba ganyan ang mindset nyo? Sana downline ko yan si Joseph. Downline si John Asbury. Yung iba mas malala. Sana ako may ari ng englobal. Gusto kong i-rewind ang buhay. You can never rewind your life. Yung iba naman, noong naiintindihan ng totoong networking, especially sa englobal, hindi gusto i-rewind. Ano gusto? I-pass forward. Yun ang totoong leader. Yung gusto i-pass forward. Ano yung sabihin i-pass forward? Yung alam ko na future ko eh. Alam ko magiging katulad din nila ako. Alam ko rin magiging top din ako. Alam ko yayaman din ako. Alam ko magkakotse ako, magkakabayan. Alam ko naniniwala ko sa sarili ko. Ano yung sabihin ng i-pass forward? Gusto kong marating na. Excited na ako marating yan. Every day of his life, ginagawa niya lahat kasi alam niya, papunta na siya doon. Nakuha niyo ako? That means, clear sa kanyang vision yung pupuntahan niya. Di ba pag nakikita mo na, kalabay sa mga marathon runners. Di ba pag tumakbo, sa umpisa medyo hindi pa ganun kabilis. Ano na ba kayo sa Olympics? Pag malapit na, kung kailan mga 100 meters na lang, kung kailan pagod na, doon na lumahataw ng sobra. You know why? Kasi nakikita nila yung finish line. Clear na sa kanila. Kaya pansinan nyo yung mga runners, pagdating nung malapit na, nag-uuna, binibigay todo lahat. Kasi clear na sa kanila yung finish line. Pero, clear ba sa inyo ang finish line sa inyo? Yes! Kaya nyo, naglilakad ako sa buo. Parang nagisip pa eh, ano ba yung clear? Clear ba sa inyo ang future nyo sa inyo? Yes! Kaya nyo, dinesign ng AIM Global na lahat kayo pwede mag-succeed. Dinesign yun. Nag-differentiate na lang kung paano ka tumakbo. Gano'ng kabilis tumakbo. Ang sa akin lang, bukas ba eh, sisikat ang araw? Yes! Tanyo, hindi kayo sigurado? Sisikat pa ang araw bukas? Yes! Sigurado kayo? Yes! 100%? Yes! Gano'ng kayo kasigurado na sisikat ang araw bukas? Sigurado kayo? Eh, paano ko din ang sisikat ang araw bukas? Pwede sumikat, pwede ka kasama. Kami na nakakita, ikaw hindi na. Bakit? Wala ka na eh. Huwag gano'ng kakasigurado. Are you sure with your future? Yes! Alam niyo, doon nagkakagalo. Kung siguradong-sigurado ka, nasisikat ang araw bukas, maniwala ka sa akin. Kung ano ang sikat ng araw bukas, ganun kasigurado ang pagsikat mo sa aim mo. Hindi mabilis, hindi mabagal. Regardless kung sino yung mabilis, sino yung mabagal, ang importante, darating ang panahon mo. Yes, may nauna. Yes, may nagsucceed na. Pero sabihin ko sa'yo, your time will come. Your time will come. And when that time comes, believe me, you will rise. Yes. And when you rise, you will shine. Yes. And when you shine, believe me, together we will shine. Yes. Niniwala ba kayo? Yes. Alam mo, kung
kinikilabutan sa sarili mo. Alam bakit? Imagine mo, nag-shine na ako, gusto pa mag-shine. Anyway, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is this. If you want to predict your future, if you want to create your future, if you want to see the future, start it with it. Huwag yun na pagpabukas pa. Huwag yun na pahabahin pa. Kung baga sa boxing, alam mo mananalo ka eh. Itodo mo na. Patumbahin mo na yung kalaban. Yung iba kasi, bago manalo, nagpabugbog muna. Nanalo nga, bugbog sarado naman. Di ba? So ganda yung, tapusin mo na, isang bagsakan na lang. Todo na to. E after naman, yung tapos na. Nakanya ako, tanayin yung mga kapatid nyo. Mga nagsaksi. Alam mo, ang pag-uulitin yung buhay nila, alam mo, kaya pala nilang ulitin. Yung kinabawa ng 10 years, kaya namin ulitin ng isang taon, dalawang taon. Yung pain na dinaan namin, uulitin namin okay lang. Lahat ng Indian, lahat ng Taoist, dugo, pagod, lahat, uulit namin pwede. You know why? Kasi alam namin, ito yung future namin. Yun ang reason, bakit ganito pa rin ako? Bakit kami ang masipag? Bakit kami nagtatrabaho pa rin? Mayaman na. May-ari pa. Bata pa. Hindi ba naman magpatanda? Ang sayo mo, sayo? Ano yun, hindi ko narinig. Kayo ulit. Nga po. Jesus, naman. Hindi naman. Alam nyo. Dito lang ako narinig ng salitang ganyan. Dito lang ako narinig. Kasi yung iba kasi sabi, sobrang gwapo. Gwapo lang eh. Yun ang totoo yata, yun yung bago. Binibiro ko lang kayo. Anyway, did you learn a lot tonight? Yes! And gusto kong ulitin yung training. Actually, to be honest with you, hindi ako prepared ngayon. Totoo. Kasi, ang pinipare ko, yung karusap yung kinausap namin kanina, doon nakapokus ang mind ko. Pero nag-promise ako kay Joseph, sige, pupunta ako. Kasi akala ko, share lang. Eh, alam nyo, kami mga networker, pag hinumawak ng mind, hindi na kami mapigilan. Oh, alam niyo bakit? Kasi from the day na kami naging networker, lahat ng mga experience namin, lahat ng mga trainings namin, hindi dito na sa amin. Hindi na mahugugot yun. And that's the reason bakit kami ganito. Na kahit anong gawin, hindi kami mapigilan. Habit na namin. Alam niyo yung topic ko? Yes. Habit na namin. Pag ang success pala, is a habit. The reason why a lot of people fail, kasi hindi nila habit ng success. Ano habit nila? Failure. So, kung titignan mo ang buhay nila, ba't parang lagi mo lang nangyayari sa buhay ko? Ba't parang paulit-ulit lang nangyayari sa akin? You know why? Kasi habit mo yun eh. So you have to break your habit. Tapusin mo na. Baguhin mo na yung habit mo. Umpisahan mo na ngayon. Gawin mong success. 95% of your habit determines your behavior. Meaning, yung mga decisions mo sa buhay, yung mga actions mo, yung mga reactions mo, based yan, 95%, sa habits mo, kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos, kung paano ka tumingin, doon naka-base yun. And your behavior determines your success. So in effect, ang success is habit. Are you getting? Yes. So, meaning, kung gusto nyo talaga maging successful, umpisahan nyo with the proper habit.